welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. At matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload dahil marami tayong inasikaso na iba pa natin iba-vlog. So hindi ko na siya binidyo, mga kalapatids. Nagkaroon tayo ng additional na pagkakalibangan dito sa ating loop. So nag-alaga tayo ng African Labbit. So before that, oh my God! Wow! So punta na tayo dito sa topic ng ating video na to. So, dahil marami ang nagtatanong kung ano ba yung mga gamot sa sakit. So, ito na yung video na i-upload ko. Natingin ko mas maraming makakaalam at mas maraming makakasagot sa kanilang mga tanong. So, dahil marami nagchat-chat sa ating FB kung anong gamot sa ganito. So, ito na yung paraan para malaman nyo kung ano ba yung tamang gamot at murang gamot na ibibigay nyo pagdating sa mga sakit na alaga natin, mga kalapate. At hindi lang kalapate, pwede rin to sa manok o mga African, kahit anong klaseng ibon. So, ano pinintay nyo, guys? Arat na! So, guys, ang topic natin for this video, sasagutin natin yung kadalasan tanong ng mga newbie kung ano ba ang gamot sa One Eye Cold. So, lalo ngayon sa panahon na to, nag-uulan, so malakas yung hangin, mas maraming chance na yung ating mga alagang ibon ay magkaroon ng One Eye Cold. Bakit? Kasi ang One Eye Cold ay isang respiratory disease na kung saan natatakpan yung daluyan ng tear duct ng ibon, kaya namamaga yung kanilang mga mata. Ano ba ang nagiging dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng ganyang One Eye Cold? So bago natin gamutin, alamin mo muna natin kung ano ba yung dahilan. So ito yung mga pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng One Eye Cold ng ating mga alagang ibon. Ang unang dahilan kung bakit nagkakaroon ng One Eye Cold ng ating mga alagang ibon ay baka yung loop na design na ginawa mo ay kulang sa ventilation, no? Hindi umiikot yung hangin sa loop. So pag ito ay masyadong open, halimbawa nasa taas or rooftop yung mga loop nyo, so hindi advisable na maging open loop, no? Anong open loop? Yung puro steel matting, no? Kadalasan kasi yun yung nagiging mali ng mga newbie. So pag nasa taas, tingin nila pag maraming nabibiewing, mas madaling umamo. Totoo naman yun, pero disadvantage nun, pag nasa taas yung loop mo, yung hangin, yung tama ng hangin sa loop mo, sa ibon mo, pag bagyuhan, no, mayayari yung ibon mo. Sigurado lahat noon may One Eye Cold kasi doon sa ipak ng hangin. Ayun yung number one dahilan kung bakit nagkakaroon ng One Eye Cold ng ating mga alagang ibon. So ito pa yung isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng One Eye Cold ng ating mga alagang ibon. So masyadong crowded doon sa loop. So yung design ng loop mo, halimbawa pang 10 lang. So pang 10 lang na ibon, huwag natin isiksik masyado yung ating loop ng maraming ibon kung hanggang 10 lang yung pwede natin ilagay. Kasi isa yun sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng One Eye Cold. So, at ito pa yung dahilan, lagi lang maglinis ng loop kasi pag marumi ang ating mga loop, so malakas din ang tsansa na magkaroon ng One Eye Cold yung ating mga alagang kalapate. So, ayan yung mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng One Eye Cold ng ating mga alagang kalapate. So, nakakahawa ba ang One Eye Cold? Opo, yes, nakakahawa po ang One Eye Cold. So, ang dapat natin gawin, pag nagkaroon tayo ng ibon na may One Eye Cold, ay ilayo na natin to sa ating mga kasamahan, sa mga pliers. No, hiwalay na natin, ikulong na natin sa single cage o double cage, at doon na natin sila gagamutin. Mas magandang gawin po yun para maiwasan yung kumalat, yung sakit, at mahirapan sa paggamot. Kailangan hiwalay na natin ang mga ibon na may sakit bago pa natin mahawa yung iba. So, ganun po ang dapat natin gawin. Hiniiwalay natin sa mga ibon natin na walang sakit. Baka kasi mahawa pa, malaki yung chance na mahawa sila. So guys, ito pa yung ibang talong natin mga newbie. Ano ba yung prevention kung paano maiwasan yung One Eye Cold? So, ang tips ko lang, syempre kung magkakaroon ka ng prevention, sabi nga nila, prevention better than cure, no? Kailangan mag-prevent tayo para hindi na dumating sa magkasakit pa yung ating mga alagang ibon. So, ano ba yung ginagamit ko dito na prevention? So, kailangan pag-prevention, antibiotic, ano bang gamit? So, i-re-recommend ako yung T2S. T2S na pang manok, yung kulay blue na siya. So, ipapakita ko dito sa screen. Ayan. Yan po yung gamit ko pang prevention. So, at least once a week nagbibigay ako tuwing Monday.
para maiwasan yung mga ganyang sakit sa respiratory. So mabisa po yan, tested ko na po yan. So kung gusto niyo naman po i-try, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang din. I'll have to ask my accountant about that. So ito na, paano gagamutin ang ibon na may one eye cold na? So meron na siyang one eye cold, no? Malala o hindi. So ito yung i-share kong gamot, ay malaking tulong para sa mga newbie at sa mga kahit na veterano na hindi pa nakakaalam ano ba ang gamot sa one eye cold. So ituturo ko sa inyo, ilalagay ko sa screen kung ano yung ginagamot ko, binibigay kong gamot para sa one eye cold. So guys, alam naman natin na marami ng gamot para sa one eye cold. So nandyan yung Betrazine Gold, Cure Gold, at Optidox, at marami pang iba. Yan yung mga example na gamot para sa one eye cold. Pero magkano ba yung mga yan? Yung mga Cure Gold, magkano ba yung mga yan? Diba? Nagpipresyo yun ng 7 pesos, pataas. No? Kung Betrazine, nasa 25 yung powder. No? So, itong ituturo ko, wala pang 2 or 2 pesos lang. So, pero yung unang bili ko nito is 150 lang yata o 150. Pero ngayon yata naging 2. Nung may nag-chat sa akin, pinabili ko, 2 na ang bili niya. So, kahit ganun, napakamura pa rin. Kahit 2 pesos lang. Kukumpara mo dun sa mga Cure Gold, Optidox, Betrazine. So, kumpara dun, mas mura. Mas mura yung ating ituturo na gamot. So, ang tanong, kung nakakagamot ba talaga to? Kung magisang gamot pa ba to sa mga ibon natin para sa mga mayroong one eye cold? So, nandyan yung mga pamatak sa mata, diba? So, magkano yung mga pamatak sa mata? Di 100 plus yun. Lalo na pagbibilin mo sa mga mercury drug, naghahalaga ng mga 500. So, napakabigat para sa mga nag-aalaga ng ibon, lalo na sa mga newbie. So, ito ituturo ko, halagang 2 pesos lang or 150. So, magagamot mo na yung alaga mong kalapati na mayroong one eye cold. So, kahit anong klaseng ibon, pwede siya. So, ang gamot na ituturo ko sa inyo at isi-share sa inyo na tingin ko mabisa para sa ating mga alagang ibon para sa mga one eye cold is dexamethasone. So, saan ba nakakabili ng dexamethasone? So, ilalagay ko dito sa screen yung gamot. So, saan ba nakakabili niyan, mga lods? So, nakakabili niyan sa kahit anong drugstore. Kahit generic lang po yung gamitin nyo, okay lang po. So, paano ba yung paggamit? So, sa isang araw, isang beses lang, kahit sa umaga or hapon, basta isang beses lang, isang buong tablet sa isang araw. So, minsan mapapansin nyo, isang araw, wala na, magaling na. So, pangalawa, kung sa unang araw, makikita nyo nakakadyo improvement ng mata. Pangalawa, minsan magaling na, pero hindi yan tatagal ng pangatlo. Hindi yan lalagpas ng 3 araw. So, kadalasan, 2 days lang or 1 day lang magaling na yung alaga nyong ibon. So, ayan po yung gamot ko dito sa akin loop na isi-share ko. Natingin ko marami tayong matutulungan dito sa ating video. So, karamihan, mga newbie, hindi alam or hindi alam yung igagamot. So, ito yung video na to ay makakatulong para mas lalong malaman nyo kung ano ba yung mabisang gamot sa one eye cold. So, marami na akong nakachat na FB friend, nagtatanong ng mga gamot sa one eye cold nyo. Tinuro ko yon, yung dexamethasone, shiner ko. At pagbalik, nag-feedback sa akin na good feedback, bro. Magaling, magaling yung gamot na tinuro mo. So, napakamabisa, halagang 2 pesos lang. Nagamot ko yung sakit ng ibon ko. So sa makakapanood man itong ating video, so, kung maitatry nyo sa mga alaga nyong ibon at naging effective, no, huwag nyong kalimutan balikan at i-like, share, and comment this video at huwag nyong kalimutan i-subscribe ang ating channel para sa mga additional na tips na ibabahagi ko pa para sa mga alaga nating kalapatids. Kaya guys, maraming salamat sa nanood na to. Pa-share ng ating video para mas marami, mas lumawak pa yung pagtuturo natin kung ano ba yung mga mabibisang gamot. So, maraming salamat kalapatids. Ingat tayo palagi. Keep safe. Marami pa akong ituturo sa inyo. So, pasensya na ako, naging busy ako sa pag-upload nung nakaraang linggo. Wala akong upload. So, ngayon sisimulan ko na ulit. Magbabalik tutorial ulit tayo para sa mga alaga nating ibon. So, thank you guys. Keep safe. God bless.